Ayan, hello guys! Welcome back to my channel. Welcome to RDM Designs. Ang isi-share ko sa inyo ngayon na video is kung paano bago gumawa ng online portfolio using WordPress. So, kung wala pa tayong WordPress account, punta lang po tayo sa Google and then natin yung WordPress.com na yun and then create tayo ng account. Mayroon po akong separate na video kung paano gumawa ng WordPress account. Isi-share ko na lang po yung link dyan sa description ng video na ito. So, for the meantime, gawa po muna tayo ng site para sa ating online portfolio. So, dahil mayroon na nga po tayong WordPress account, punta lang po tayo dito sa Switch site. And then, add po tayo ng new site. Gawa na po tayo ng pangalan ng site natin. Recommended po dahil online portfolio po natin ito. Full name po yung gamitin natin. So, gawan po natin kunyari si Juan de la Cruz ng online portfolio natin. Click po natin itong continue. Choose a domain. Dahil ang gagamitin lang po natin ay free account ni WordPress. Dito lang po tayo sa free, yung may wordpress.com. Click po natin itong continue. Choose a design. Pili na lang po tayo ng kahit anong design muna dito. Kasi later, pwede naman po natin i-customize yan kapag live na po yung site natin. So, piliin na lang po muna natin itong pinakauna. Pwede po kayong pumili dito ng font pairing. Makikita nyo, ayan, nag-iiba na po yung mga font. Ayan. Kung okay na po kayo sa napili yung font, i-click nyo lang yung continue. Which features will you need? So, dahil free lang po yung i-avail natin na site, skip po natin yan. Hindi po natin yan magagamit. So, click po natin tong skip for now. And then, dito po, papipiliin ulit tayo ni WordPress kung anong plan yung kailangan natin. So, yung nire-recommend at popular kay WordPress sa ngayon na best para sa mga freelancers is ito pong premium. $8 po ito per month. Ibibuild tayo ni WordPress for $96 annually. Annual po ang pagbibuild ni WordPress ng mga paid sites nila. So, again, ito po yun yung i-appel natin is $0 lang. Walang bayad. Free. Personal po ay $4 per month. Business, $25 per month. E-commerce site ng WordPress ay $45 per month. Ito po yung detailed comparison, makikita nyo rin dito. Ito yung mga features nandito sa left side para kay free, personal, premium, business at e-commerce. Dahil nga po ang i-avail lang natin ay free, dito lang po tayo sa free. So, select po natin to and then ayan. WordPress is now building our site na po. Wait lang po natin ng konti habang niloload ni WordPress yung next site natin. Dito pa lang po, pwede na kayong mag-edit. Pero again, pwede nyong i-edit yan later. Click po natin itong launch. And then, sabi po dito ni WordPress, you're almost there. Again, papipiliin ulit kayo ni WordPress ng domain. Ito po yung mga may bayad. Then, dito po tayo sa walang bayad, yung may wordpress.com sa dulo. And then, confirm your plan. Free plan po tayo. And then, i-click na po natin itong launch your site. So, ganyan po mag-create ng WordPress account kapag meron na po kayong, ganyan po mag-create ng site sa loob ni WordPress kung meron na kayong existing na WordPress account. So, click po natin itong continue editing or back home. So, mag-back na lang po tayo sa home natin. And then, katulad nga po nung nabanggit ko kanina, pag-click po natin itong si Juan de la Cruz, makikita po natin yung homepage ng site na ginawa natin. Dito pa lang po, pwede na po kayong magpalit ng team kung hindi nyo po bet ng team na to. Punta lang po tayo ng appearance, i-click po natin itong teams. Ako po, I recommend this team, this free team. Ito po yung lagi kong gamit. Ito pong Red Hill sa mga site ko na free lang din po. Click natin itong activate this design. And then use Red Hill's homepage content and make my existing homepage a draft. So, activate natin yung Red Hill. Yung existing natin ngayon na homepage ay magiging draft daw. So, kung ano yung hitsura ni Red Hill, yan yung magiging hitsura ng site natin ngayon. So, balik po tayo dito sa site natin. Ayan. So, ito po yung home ngayon ni nung site na ginawa natin para kay Juan de la Cruz. So, click po natin yung back. Punta tayo ulit sa site natin.
So, ayan. Ito po si Juan de la Cruz. So, ang next step naman po na i-share ko sa inyo is kung paano ba gumawa ng menu para dito sa online portfolio ni Juan de la Cruz. So, punta lang po tayo ng pages. Para hindi po tayo malito, delete na natin yung... Sorry, wala palang delete dito kasi ito ngayon, existing ngayon. So, click po tayo ng add new page. Usually, ang mga menu po na makikita natin sa mga online portfolio ay about me section, services na ino-offered, ayan. So, dahil mag-click po tayo ng add page, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-create. I-click na lang po natin itong blank page para malinis po yung page na kaya-create natin, makustomize natin ng maayos. So, about me. Click po natin itong publish. Publish. And then, click po natin itong back. Balik tayo dito sa home para makita natin. So, wala pa po. Hindi pa po luminitaw. Supposedly, dalawa na po yung pages natin. Punta na din muna po tayo sa post. Wala pa po tayong post. Click po tayo ng add new post. Kasi po, balak po natin. Actually, ipapakita ko lang din po kung paano mag-lagay ng drop-down menu under ng mga pages natin. So, ito pong post na to ay gusto kong ilagay sa under ni home. Kunyari, ang topic natin. Ang magiging title nito is, that is virtual assistant. Para lang mayroon na pong laman yung post natin. So, click po natin ulit itong publish. After that, back po ulit tayo dito kay Juan de la Cruz. So, wala pa rin po tayong nakikita. So, paano po ba mag-a-appear yung mga ginawa nating pages? Paano natin makikita yan? At yung post. So, punta po tayo dito sa appearance ulit. And then, click po natin itong menus. Menus. Wait lang po natin habang niloload po yung customizer ni WordPress. So, click po natin itong menus. Wala. Balik po tayo dun. Appearance. Appearance, menus. Loading the customizers. Ayan. So, ito po yung menus. Click po natin itong primary. So, view muna natin yung lahat ng locations ni primary. Select natin yan. Ayan. So, nakita na po natin. Ayan na po si home, yung ginawa natin kanina. And then, back po tayo dito sa menus ulit. Click po natin itong add items. So, ito po yung about me. Ayan. Dalawa na po yung menu natin. And then, para po magkaroon tayo ng drop-down menu, which is yung topic natin na gustong i-under dito sa isa sa mga menu na to. Click po natin itong post. Ito po yung ginawa natin kanina. I-click lang po natin yung plus sign. Reorder. Pwede po tayo mag-reorder dito by just dragging po itong menu natin na to. And then, gusto ko po siyang i-under kay home. So, ayan. Kung makikita nyo po, ayun na po siya. Click po natin itong save changes para mag-effect na po yung ginawa natin. Save changes. And then, back po ulit tayo. Back. Close. Balik tayo dito sa home ni Juan de la Cruz. And, ayan na po siya. Pag binyo po natin yung site, click lang po natin yung visit site. Ayan na po yung home ni Juan de la Cruz. May dalawa na po siyang menu at may isa siyang drop-down menu. Ngayon, isi-share ko lang din po kung ano ba yung laman ng aking online portfolio para lang din po may guide kayo. So, ito po yung online portfolio ko. Punta po tayo dito sa switch site. Ito po yung online portfolio ko. Sa ngayon po, ongoing pa rin yung pag-aayos ko nito. Pero gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano po gumawa ng online portfolio using WordPress. So, click po natin itong visit site. Ito pong online portfolio ko, lalagay ko din po yung link dyan sa description ng video na to para mayroon po kayong guide. At kung may tanong po kayo, just comment down below. So, mabilisan lang po ito. Ito po, meron po akong quick overview ng what is graphic designer and paano maging social media manager without experience. So, ayan po.
Naglagay lang din po ako ng mga images para mas maging catchy po yung online portfolio natin, lalo na kung ang niche na nilagay nyo po ay isa sa pagiging graphic designer. Po, naglalagay po ako ng mga images dito, lalo na po kung yung isa sa mga niche na nilagay nyo dito is nag-offer kayo ng graphic designer na services. So, lagay po kayo ng mga images dito na catchy, like this one po dito sa how to become a social media manager ko, naglagay din lang ako ng, sorry, nasa home yata yun. So, nandito pala siya sa pinakang home ko, sa quick overview. Ayan, naglagay po ako ng mga ganyan. So, bawat menu po na ginawa ko, nilagyan ko ng mga catchy images na ganyan. And then, meron po akong about me section. So, since online portfolio po natin, to parang ito po yung traditional na resume natin before, nag-level up lang po siya. And kung aspiring online freelancer po tayo, napakahalaga po sa atin na mayroon po tayong online portfolio. Sa about me section ko po, naglagay po ako ng ganito. Ayan, ilagay ko po yung mga details about me. So, please feel free to browse na lang po yung link na ilalagay ko dito. Sa skills naman po, kung ano yung mga skills na meron kayo, ilagay nyo na po rito. And then, sa sample of services offered, kung ano po yung mga services na in-offer nyo sa mga prospect client nyo. So, naglagay ako dito ng sample ng YouTube thumbnail. Ayan, naglagay po ako dyan. And then, naglagay rin po ako dito ng sample ng YouTube vlog tutorials. Galing po ito sa mismong YouTube channel ko. Ayan, so, sa akin po mismo yan. Naglagay rin po ako dito ng mga social media sites na minamanage ko po ang mga sariling Facebook pages ko po ito. Sariling vlog ko to sa vlogger.com, sa WordPress. Ito po yung YouTube channel ko. Ito nga po yung Facebook pages ko at ito yung Facebook group na minamanage ko po. And then, dito sa client testimonials, wala pa po itong laman. Hindi ko pa sure kung pwede ko bang ilagay dito yung testimonials ko na nasa WordPress. So, inaalam ko pa kung possible. Contact me, mahalagang mahalaga po ito kung paano kayo makakontact ng client. So, naglagay lang din po ako ng ganito para medyo catchy po siya. So, nilagay ko po dito yung mga social media sites na kung saan pwede po akong i-contact dito ni client. Frequently asked questions, since na ongoing nga din po itong online portfolio, wala pa po akong nalalagay dito, pero sa palagay ko po, mahalaga na mayroon kayo nito sa inyong online portfolio. Certificates and trainings attended, any certificate po na meron kayo, ako kasi sa ngayon, ito pa lang, from FH Moms po ito, nanood po ako ng free webinar ni Mami MK on how to start working from home, nasa 3 hours yata yun, napaka-useful po ng mga free webinar nila, FH Moms po. So, ito po ay last May 2020 kung saan doon po ako nagka-idea kung ano ba si online freelancing and kung paano nga ba mag-start na mag-work from home. Ito naman pong vlog, lahat po ng nakaset po ito by default dito sa pages ko kung saan lahat ng latest post nyo po, ay makikita nyo po dito. So, kung ano yung huli kong content na ginawa dito sa site na to ay makikita po dito sa vlog. Ayan. So, ito po yung huli kong ginawa. Makikita nyo rin po dyan yung iba pa. Ayan. Yan lang po sa ngayon yung maishishare ko sa inyo kung paano mag-create ng online portfolio. Again, ilalagay ko po yung link ng online portfolio ko sa video description po na ito. So, pwede nyo po siyang maging guide. Ayan. Kung may katanungan po kayo, just comment down below. Thank you for watching RDM Design. Salamat. Hanggang sa susunod nating mga video na gagawin. Kung mayroon kayong ibang video na gusto nyong ma-share ko sa inyo, paki-comment na lang din po dyan sa description ng video. Sa comment section, sorry. Thank you for watching, guys!